Hi, good day para po sa inyong mga kababayan dyan ng OFW. Ito po, pasensya na po kasi ito po ay first time kong mag-vlog or mag-video para po sa YouTube channel ko. And ngayon po, ididimo ko po sa inyo kung paano po plantsahin yung distasha or tob ng mga amo nyo. Yun yung number one siguro sa mga problema ng isang kadama, kung paano po mapaplansya yung nang maayos yung tob ng mga amo nyong lalaki. So ngayon po, ididimo ko yung diskarte ko, kung paano ko siya ginawa. Kasi first time ko po is paulit-ulit ko po talaga, pinapapaulit-ulit po talaga ng amo ko kung yung pagplansya kasi hindi po talaga maayos. So, for my 2 years here, parang hindi naman perfect, pero pumasa na talaga siya. Kaya ito, isi-share ko sa inyo yung video para naman po magka-ideya din kayo. Ayan, start tayo. Ayan, first, depende po talaga sa plancha yung outcome po ng pitch po ng distasha mo. Ayan, distasha or to. Ayan. So ako, nag-i-start talaga po sa kamay po ng tob. Dito po talaga uunahin para po hits po talaga siya tuwid. Ayan, ganyan lang po kasi nung bago po talaga ako dito, sobrang stress po ang binigay nito sa akin kasi hindi ko po talaga siya matuwid-tuwid at talaga pong pinapa-ulit po talaga ng amo ko. So alam ko kung saan-saan na ako nagpo-post ng page. Ayun, nagpo-post ng page. Nagpo-post na paano po tamang tips ng pag-plansya nito. So, lahat ng, may magpo-comments naman po. Ni YouTube ko pa nga minsan. So, ngayon, nagsama-sama ko lahat ng mga suggestion nila, comments nila, kung paano po nga ito may tuwid na kagaya ng laundry. Diba? Pasensya na kayo, first time ko po. And gusto ko lang talagang i-share yung ano, kasi kung i-rate talaga ako, ito talaga number one talaga na nahirapan ako dito sa ano, sa abroad. Hindi hirap kong mag-adjust kasi dati sa Kuwait, hindi naman po ako nagagalito. Ayun lang po dito sa Qatar. So ito na po. Tapos na po yung kamay, no? Di mo lang naman, kaya hindi ko masyadong inayos. Tuturo ko lang po sa inyo. Pero pag ano na talaga is, kailangan sobrang init. So ngayon po, ipapasok natin sa kabayo yung damit, yung distasha or top, para po yung ilalim hindi siya nabubusok. So yan, pinakabahan ako. First time ko kasi. Ayan, na-plancha na siya. So dapat po guys, kalahati lang muna yung pa-planchahin natin, hindi po lahat pati sa baba, kundi yung kalahati lang po muna ng to or distasha yung pa-planchahin mo. Ayan, pwede din po kayong mag-share ng mga discarte or tips nyo kung saan kayo na komportable kung planchahin nyo siya para po magkaroon din ng ibang ideya yung iba, lalo yung mga first timer. Ayan, napakaswerte po ng iba na hindi nagpa-plancha po talaga nito. Swear kasi isa po talaga ito sa mga pinakahirap, lalo kung ma-active mo yung susukot. Ayan. So guys, ang ginagawa ko ganito, kalahati lang muna. So ayan. Ayan o. No? Yung mga pleats, kailangan walang nakalabas. Kailangan tuwid na tuwid. Ayan. Para naman po sa mga hindi nagpa-plansya nito, pinapa-laundry ng amo nila. So, napakalaking hadiya. Pero ako, ganitong buhay ko. Yes, pag busod, ulit. So, dahil talaga nagpo-post ako kung saan-saan ano. Para lang makuha ko yung talaga yung tama. Ayun, dadagdag tayo ng tubig. Kasi, ubus na. So, pagka ganitong plancha, guys, walang problema. Kasi kahit shella, napaplancha ko dito ng full, yung maximum yung ano yun. Kasi may steamer. So, check nyo rin muna yung mga plancha.
pinaplansya nyo para hindi naman siya nasunog. Diba? Para lang sa mga beginners siguro. First timer ng mga OFW na ano. Ayan, tapos na po yung kalahati. So, ang gagawin po natin ngayon, since natapos na po yung kalahati, iuusog lang po natin siya. So, yung tapos na po, kailangan naka-ano na siya, naka... Hindi pala kita. Ayan. So, yung kalahati na naman ngayon, yun na naman ang titirahin natin. So, hanggang kalahati ka na lang din. Ayan. So, sana nakatulong talaga siya. Sakit. Tapos, ayan, tuloy-tuloy lang po yung kalahati. Kalahati na naman. So, demo lang po ito, ah. Hindi po talaga ganito ako kabilis ng plancha. Papakita ko lang po sa inyo. Isang taw, binaabot po ako ng mga 20 minutes. Ayan, ganyan lang. Ayan, para naman po sa may mga magagandang discarte dyan, pwede nyo po i-share sa akin. Or sa comments. And then, tapos na siya, no? Nananggal na natin siya sa kabayo. And then now, may papasok. Sandit na, may maninira ng video. Tapos yung tayo muna siya, yung gilid. Paplansyay natin yung gilid, guys. Sana maintindihan nyo yung video ko. First time ko kasi paplansyay siya. Ayun, yung gilid talaga. So, unahin talaga natin. Ayun. Tapos na siya lahat. Yung pinakagilid niya. Ayan. Ayan. Kailangan ayusin yung mga bulsa sa ilalim. Kasi, ayan. Yung pinakagilid na. Ito na yung pinakalast. Actually, hindi po siya natuloy. Kasi mabilisan. Pero ulitin po po ito. I-steam mo pa po siya kung saan part pa po yung gusto. Kuha lang ako sa gitna. So yun, hopefully nakatulong. Pasensya na po. Ulit na lang po ako ng video kapag hindi malinaw. Ayan, thank you po. Pa-like, pa-comment, at pa-subscribe na lang po sa channel ko, Rebecca Sanico. Thank you po mga kababayan. Thank you. Thank you for watching.